I love you. Love you too. Hi guys, how are you tonight? It's evening na here and hindi ako nakapag-vlog kanina kasi si TV maingay. So, dito ako sa loob ng kwarto at sa labas sila ngayon. And for today's video, at nag-make up pa talaga ako guys. Kahit gabi na, ang itim, di ba? Sabi ni ate parang magpa-pageant ako guys kasi itim lipstick, itim yung dito eyeshadow ko. Board in a house, board in a house, yeah. Board in a house, board in a house, yeah. May nagtanong sa akin na, may account ba ako sa TikTok? Sabi ko, oo, meron. Tapos yun, binigay ko sa kanya. So, hello to you. Si Sorongoyen Tay Hwai. Ata Thailand ato to guys eh. Kasi sabi niya guys, do you have TikTok account, Morena? I said, yes, I have TikTok. Then may mga tanong dito na kung maging okay na lahat or safe na sa virus, may plano na siya pa na bibisitahin ako ulit kay Junaline Lapined. So, yeah. After this virus, I will go if I can fly. Natangtang na yung pillow ko ako, guys. Or will open na the borders, guys. We don't know pa if makalipad ako, guys. Pero kung ma-expire na yung visa ko, guys, siya na lang ata pupunta dito. And then, dito na lang siguro kami magplanong magpakasal. Kasi, may tanong dito, guys. Saan kayo? I mean, may plan pa kayo magpakasal kay Darren and Jezabel? Hello? Yes, may plano kami magpakasal. Dapat sana ako pupunta, lilipad sana dapat nung April pa, diba? May lockdown, so di ako makapunta doon. So, daming mga pending na kasalan doon. So, kapag wala ng lockdown, siya na lang pupunta dito. Then, dito na lang kami magpakasal first. Tinanong ko siya kung ako na lang pupunta doon, tapos mag-apply kami ulit. Sabi niya, wag na lang ako na lang pupunta dyan. And then, after we get married here in Philippines, and then, I will go back and then I will invite you again for my wife na. Yan yung second plan namin. Yung visa ko guys is mag-expire pa naman ngayon July, so hindi ako makapunta. Diba? Diba? Ang hirap guys. So yan. Hello to you Junaline Lapined and Jinmai, Darren and Jezabel sa mga tanong nyo. Jinmai, yung saan kayo kakilala ng boyfriend mo and ilang taon ka ngayon. So, Jenny Nai, I'm 23. So, magto-24 na ako ngayon, June 14. Daming nagtatanong guys sa akin kung saan kami nagkakilala ng boyfriend ko. So, let's further ado. Then my sister have a friend. Her name, Ate Anna. So, I will put this one guys here. And Ate Anna and Kuya Luis. Ate Anna is Filipina and Kuya Luis is Danish or from Denmark. My sister nagtatrabaho sa hotel before and me before nagtatrabaho na rin kasama ko. Pero hindi pa kami nag-meet ni Ate Anna before. Sila pa ni Ate nung una. Nung nagbalak silang punta sila Ate Anna, yung couple na yun, nag-chat na kami kasi sila Ate nag-uusap din sa phone before. Nung hindi pa kami nagkakilala, kaway-kaway lang sa kamay nung nag-usap sila ni Ate. Tapos, nung time na yun, inad na niya ako sa messenger. Tapos, sinabihan ko siya na may boyfriend ako na foreigner, which is yung si Stefan, yun before. That was last 2018, I think. Yeah. Yun na yun, nagsistart yung communication namin ni Ate Anna. Taga Cebu din siya, guys. Taga San Fernando. Mag-asawa na sila together, guys. Resident na si Ate Anna doon, nagpakasal na sila. Wala pa silang anak kasi nakunan, di ba? So sad to them. Nag-usap-usap na kami ni Ate Anna at ni Kuya Luis before sa phone. And then, nagplano silang magbakasyon dito sa Pinas. And I'm excited to meet them. And then, nag-meet kami sa hotel. That's the time that nagkipag-dinner sila. Nag-talk together kami. My sister. And then, my brother. Together with them. For the last time. Kasi guys, ilang beses sila nag-invite sa amin guys, tapos may trabaho ako, busy, tapos hindi kami nakapagpakita sa kanila talaga ng normal. So last day na uuwi sila balik pabansa sa Denmark, doon time na yun na yung parang sinasabihan ko na siya sa mga lahat ng mga plano ko, pero walang plano si Stefan. Tapos ina-advise niya ako ng ganito, ng ganyan, dapat
ng ganyan, dapat nakapunta na ka doon sa Germany, ganyan, ganyan, soul-soul guys ba? Or kumbaga advice, hindi naman soul-soul na bad, but it's advice naman din sa akin kasi mag-2 years na kami ni Steph, tapos hindi pa ako nakapunta doon. Tapos nung bumalik na sila, sabi niya na, ano, hahanapin kita ng bagong boyfriend. Ang ginawa nila guys is, may account si Ate Ana na Filipino Cupid. Tapos, ginamit niya yung account, which is, before, nakilala niya yung dating boyfriend niya. Ay, dating boyfriend. Yeah, before. Tapos, mag-asawa na sila ngayon. Husband na niya si Kuya Luis. Nakita niya din dun si Kuya Luis sa Filipino Cupid. Then, kaya may account si Ate Ana. And then, si Ate Ana, ginamit niya yung account niya. Tapos, yung mukha is ako. Hindi ko alam guys kung saan niya kinuha yung picture ko. At hindi ko alam kung anong mukha. Nalaman ko na lang yung anong ginamit ng mukha niya, Tana, is yung boyfriend si Yan ko na sinabihan ko na or sinend niya sa akin na ito yung picture na ginamit ni Ate Ana sa account ng Cupid. So sabi ko, ah, okay. So, tapos nakaganyan ako doon. Nakasmile pa. So, that's the time that naghanap sa atin ng lalaki para sa akin for 1 week, guys. Tapos, may tatlo silang binigay sa akin na hindi nag-work. Kasi, chat lang, tapos, wala. Parang, hi, hello, hi, parang, how are you? Tapos, lamang minuto nag-usap. Parang, hi, hello lang, how are you? What you're doing there? Like this, like that. Diba? Chuba-chuba yung mga message nila, guys. Parang, hindi sila seryoso. And to the point na lang ako, guys, kung saan kami nag-meet. So, yun, ah. Sa Filipino Cupid, sa account niya, Tiana, na ginamit niya yung account niya para para hanapan ako ng future right man to me. 1 week ata, tapos nakita niya si Yan. 12, I think, nag-text si Yan sa kanila. Kasi 3 days, hindi nag-chat si Yan or nag-reply sa kanilang message na, hey, how are you? And then, we find some guy, right, ma'am, for our friend that, you know, na gustong mag-settle down and then na siya sa Pinas siya ngayon, tapos willing siya mag-settle down to have a family and this is our friend. I hope that contact ka sa amin pabalik. Alam namin guys na hindi na siya talaga mag-message. Sinabihan sila ni Ate Ana na tatawag ako sa Saturday, so which is December 14. December 14 guys, nung nagtawagan silang mag-couple, si Ate Ana at Kuya Louie yung si Yan. Yan is yung boyfriend ko. Tapos, ng time na yun, nagka-connect sila. Nagka-camera cam to call. And then, dung na time na yun, binigay sa akin ni Ate Ana si Yan. December 14, nagka-chat kami ni Yan. Top, I think 2 hours natin kami nagtatawagan, guys. And talagang nahihiya pa ako, guys, kasi first time. Diba? And then, yeah, a lot of mga tanong guys that saan ka nakatira, di ba, as usual, ilang taong ka na, blah, 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 lahat ng mga tanong guys, tas 2 hours end up, and then nag-uusap kami ni Ate Ana, oh my god, and then Ate Ana said, yeah, hindi namin expect na mag-reply yun or magtatawag yun, talagang totoong tao na yan, diarrhea, kasi diarrhea yung tawag niya sa akin, nila sa akin guys. I hope Ate Ana, kasi before nila na ibibigay sa akin, ni-interview nila guys muna. Bago ibinigay sa akin, sabi nila sa akin guys, in-interview namin yan, dai. Tapos, may sweldo ka ba? I mean, may trabaho ka ba? What's it called? Stable ka na ba? Maka-invite ka ba ng mapapangasawa mo kung pupunta? Maka-invite ka ba kapag pupunta yan ang babae? Tapos, may apartment ka ba? Talagang kine-question talaga nila si Yan guys kung anong background ni Yan before nila binigay sa akin guys. Tapos, we did not expect that even Ate Ana and Kuya Louie that Yan will send back message or call, or Yan will call to them, because it's like 4 days hindi nagme-message out. 2 days I think hindi nag-message si Yan, and then December 14 nagtawagan na kami. That's the time that, yeah, December 14 and 2 weeks, and then hanggat sa birthday niya,
sinur-surprise ko siya sa birthday niya, guys. Tapos di na lang ako nag-video, nag-upload. As long as, i-keep ko na lang kasi, diba, ang dami ko ng mga surprises before with Stefan. And I want last naman in my life. What? And seryoso na talaga is, guys, ba, diba? Sa atin naman, guys, is, gusto na tayong mag-settle down. May gusto na din naman na mag-travel lang. Travel lang. Siguro si Stefan ganun. The New Year, sinabihan ako ni Yana, yeah, I will go there with you. I will come. I will visit you. Magkikita tayo. And then, nag-ask na siya sa boss niya, sa company niya, kung makapag-leave ba siya ng 2 weeks. And then, set the date. Yan. Nung January 26, nagkita na kami, guys, this year. So, yeah. One month and 11 days, lang kami nag-usap sa phone, and then he come to me. And I did not expect that because usually some of guys, especially foreigners, that they need to be sure that that girl is serious to you, that okay, I will come and visit to you, diba? Because his stuff before, guys, 3 months before he come to me, he visit to me. And si Yan is one month and 11 days, diba? It's, hindi naman sa ganun, guys, na nagmamadali ako. Siya yung nagsabi sa akin, guys. Siya talagang interesado na pupunta ako dyan, magkikita tayo. Bakit ba natin ng 3 months, half a year, or 1 year bago kita makita, diba? Useless rin din na mag-usap tayo sa phone araw-araw, tapos hindi pa kita na-feel, hindi pa kita na-hug, na-kiss, or na-feel. Or kung na, was it called in front or not nahawakan, di ba? It's still the same. So, sabi niya na, pupunta ko talaga dyan. Even, mag-go pa tayo nagkausap. Di ba? Hindi ko talaga in-expect, guys. Yan na. Yun na yung lahat ng mga videos na ina-upload ko. Yun na yun, guys. Di ba? Late yung kung paano kami nagkakilala. Yeah, sa Filipino Cupid. Before kay Stefan is Asian dating, yung ate ko yung naggawa nun. And this time, may kaibigan na nagbigay sa akin, which is recommend na. Ito, like this, like that. Hindi ko na-expect talaga, guys, na mag-work. I hope talaga, guys, na siya na talaga. Pero sa feeling ko, guys, is siya na talaga, guys, kasi ang bait niya, guys. Tapos, may respeto talaga siya sa family ko. Nag-ask siya ng permission to my papa that pwede ba akong dalhin sa papuntahin dun sa Denmark, sa kanila. Nung dun kami sa Kalangaman, guys, and it's really nice to have like that, na mag-ask talaga ng permission. Nung pagbalik niya, kasi 2 weeks lang siya dito. Noon, nag-process na kami ng visa, guys. Like, 1 month, I think. Lahat ng papers. Sa papers, guys, I think 1 week lang. And then, nag-antay kami sa result is going to 1 month na. So, hindi talaga abot sa 1 month, pero parang 1 month na rin. Kasi may hihingin pa sila ng supporting documents sa'yo. So, kaya natagalan din. Yung iba naman is 1 week. Nakuha na nila or 2 weeks. So, at least, guys, na-approve yung visa ko. Even, hindi ako nakapunta doon kasi, di ba, lockdown, virus, naabutan ng lockdown. So, I hope makalabas ako next month. Pag hindi ako makalabas, siya na lang pupunta dito. And, yeah. Dami niyang plano, guys, talaga, na magpakasal. This one, second time, this one, chicken jan, second plan, blah, 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 blah. Ang dami niyang plano talaga, guys. Siguro, guys, na swerte lang talaga tong makapangasawa ka ng foreigner, guys, sabi nila. Sabi din ni friend ko na si Ate Anna. Ang haba ng story natin, guys. Hope that you still connect with us and then ma-update kayo sa mga video ko and then with us, with Yan, kung ano yung mga plano namin gagawin sa buhay namin. Ang dami nagtatanong, guys, sana dapat last na yan. Yeah, I hope so. I'm hopefully, and I always pray, guys, that yan na talaga, si Yan na talaga, or si Jan na talaga. Kita ko naman sa kanya na seryoso talaga siya, guys, and willing na siya mag-settle for and family. And then,
Yeah, family na talaga yung tingin niya sa amin, sa mama ko, papa ko. Guys, that with guide sa Panginoon na kami na talaga. Kasi guys, ang nakakapagod guys kapag hanap ka ng hanap ng ibang lalaki tapos foreigner. Ang hirap kaya. Tapos hindi pa naman ako no this time naghanap yung friend ko pa naghanap. So, kung sino hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, guys, just subscribe and click the button, the ring bell, so that mapapanood nyo lahat ng mga updates ng video ko. See you next time in my next vlog. Bye-bye! Love you, guys! I hope nasagot ko yung mga tanong nyo, guys, sa akin. And if you want to have some questions, just comment down below. Bye-bye! See you!